Hello guys! Welcome back to my channel! And for today, may bisita ako. May guest of honor ako. Yes. Pag-uusapan namin yung mga bagay-bagay na makakabago ng mundo. Yung mga nagbabagabang, lalong sa taga-shell residences. Pag-uusapan namin yung law of demand and supply. Dito nga yun. Serpenter. Shrimp, tas beef, tas may pasta. Tapos kanin. Yeah. And this one? So, marinara. With green mango shake. Ay, hindi yan green mango shake pala. Paano pa yan? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you. Hello guys! Welcome back to my channel! And for today, may bisita ako. May guest of honor ako. Yes. Pag-uusapan namin yung mga bagay-bagay na makakabago ng mundo. Yung mga nagbabagabag, lalo sa taga-shell residences. Pag-uusapan namin yung law of demand and supply. How it apply for the rental rate. Yes. Sige. Oh, ano mo? Anong thought mo doon sa maraming nagrarant? Alam mo naman, yung kapitbahay natin, hindi masyado owner student, tapos konti lang yung brain cells, mga 12 lang, binilang ko. So, ano mo papayo mo sa kanila para maiba yung pananaw nila sa buhay? Ayun, so mag-isip na lang sila ng way kung paano mapaparentahan yung bahay nila kaysa mag-ano sila, mag-rant ng mag-rant. Kasi wala namang magagawang solusyon yung pag-rant online, di ba? So, gumawa na lang ng way kung paano masasolve yung problem. Kung ayaw niyo po, hindi wag. Ang naman nyo. As simple as that. But, ano, what is your thought regarding doon sa ano, yung mga tayo daw as an agent, tayo yung nagpapababa ng rate yung sa MOA area. Sabi nila prime location daw to eh. Hindi na, hindi po kami nagpapababa ng ano, ng rental. Siyempre, as broker, gusto ko rin mataas yung rental para makakomisyon ako ng malaki-laki. O, di ba? Sino ba namang ayaw kumita, di ba? Mm. Pero syempre, kung may nagsimula ng ganung rate, tapos syempre, na kumalat sa Chinese community, hindi nyo kasi alam may Chinese community dito. Meron silang WhatsApp group. Pinagkakalat nila yung mga chismis na yan, yung mga balita na, oy, ganito, nakuha ko ng 25, bakit ikaw, ang laki na nakuha, magkano yung nakuha mo. Meron silang chat, ano, group. So, hindi galing yun sa atin. Hindi galing yun sa atin. Fake news yun ang nasagap ng kapitbahay. Yes. Wala nga rin akong alam. Nagulat na lang ako. 25, sabi ko. So, sigurado kayo. Tapos, edi nung na-confirm ko dun sa mga Chinese, iba-iba kasi silang grupo eh. Yes. Siyempre, pag nagtanong sila sa'yo, ay, claim, meron ka bang unit? Sabi ko, oh, meron. Ganito, 30,000 or 40,000. Sasabihin ko, sabi ko, 25 na alam nakuha ko sa ibang agent. Oo. Oh, oh. O, diba? Yes. Ano, 25? Merong 25? Sabi ko, ganun. Tapos yun. Kasi kung hindi mo din i-offer ng 25, hindi sa'yo kukuni yung unit. Oo. O titinggan yung unit mo kasi may makukuha silang ibang units na for 25,000. Mm-hmm. Siyempre, makikisabay tayo sa agos. Mm-hmm. Hindi tayo yung papaano kung gusto natin kumita, so makikisabay na tayo. Yes. So may magagawa ba yung unit owner for that? Or meron! Meron kayong magagawa yung mga unit owner. Huwag niyong iparenta. Tatahimik kayo. Walang income. Ayaw niyong tanggapin. Ganun naman ba? It's either you accept it or you're or not, ano ka ba? Win-win situation. If you don't like, then fine. I don't mind. Take it or leave it. Oo. But at least, I know, mostly yung unit owner natin na tayo yung lumawak ng property nila, mostly, aware sila. Because nanonood sila ng vlog since then. Even nung 55,000 pa. I remember last time, hindi ko ba vlog?
na 55,000 yung rent. Ba't hindi sila nag-comment doon? Kaya nga, pero kung 55,000 yung rent, ano, 6 na owner yun, 55,000, napakaswerte yan. 6 na owner yun, mams. Tapos, ayaw, 55,000, 25,000. Ano yun, 25,000? Actually, yung sa amin, even yung sa amin, kay Sir Nestor, actually, ang tinarent out yung unit niya, 52,000 pesos a month. But wala pang tenant hanggang ngayon. Baka mag-enda na yung contract, wala pang tenant. Meron ganun. Minsan ilang buwan na, wala pa rin yung tenant sa loob. Pero bayad yun, ha? Pero ako, mostly ngayon ng mga na-process, kung move out, ikaw? Move out din. Move out din yung iba. Konti lang move-in. Kasi mm-hmm. mga move-in nga, galing nga sa ibang lugar. Dito rin sa yes, loob. Yes. Ng Metro Manila. Galing kasi ibang lugar. Kasi yung pagkatuloy sa buwa. At least daw kanila yung source nila. Actually, eventually, yung maraming nag-move out, umuwi ng China. So, pumunta kayo doon ng BFA, yung ibang ano doon. Tingnan nyo kung anong history sa immigration, kung marami talaga nag-move out para maniniwanan yung mata nyo. Kumain kayo ng kalabasa. Natigil. Galoka. Dinatigil. Kasi ang question ko sa'yo, bakit ka nag-vlog personally? Kaya updated sila actually kasi yung mga owner natin mostly nasa ibang bansa. So gusto nila ng transparent. So nung ng 55 naman, nag-vlog ka naman nun eh. Oo, nung 55, diba? Tuwang-tuwa nga yun eh. Kasi 55. Tapos sabi ko, hindi ka na hapong 55 pa sa mga owner. Grab na grab. Grab it, grab it na. Eh, mga nauna yun, mga first owner yun. Kaya 55 sila. Yes. So yung mga nauli ngayon, mga ano na lang, row 4, mga... Hindi, kasi na-late ng turnover. Pero ang sinasabi ng isang unit owner nyo daw, yung pinost mo daw na 50% draft, then yung ano daw, yung pinost mo last time na bumaba yung rate, negative daw ang impact. Anong masasabi mo doon? Eh, negative naman talaga yun eh. Kasi nga bumaba eh. Tsaka, ano nga, syempre, sabi na naman, pandemic. Eh, may pandemic naman talaga. Ano mo gagawa ko? Hindi pa nga na, ano, diba, na... na ano natatapos tong pandemic na to at sinasabi pa mga 2 years pa daw to bago totally bumalik sa normal yung economy. Ayun na, yun naririnig ko 2 years pa daw ganyan. Pero sana wag naman. 1 year lang please. Pero ano yung experience mo? Bakit bumaba talaga yung rate for now? Wala nang tenant. Anong gagawin natin? Wala nang tenant. Bakit walang tenant? Nag-uwian nga lahat sila sa China. Kasi nga, yun nga, di ba? Natudo sila. Tapos yung iba, ano, once ito sana, nag-uwian sila lahat. Tapos iba hindi makapunta dito kasi wala pang flight. Yung international flight. Pero pag dumating, pagka nagkaroon na ng international flight, yan, hayahay na naman. Kapira na naman. But ano yung mostly na ano dito tenant? Ano yung business nila? Majority syempre Chinese, tas pogo sila. Kung hindi pogo, sa casino, yung sa Soler, COD. Yes. Di ba yun lang ang tenant dito? Most, ganun lang parang sa 100%, almost 99% na pogo, company, at saka casinos yung mga staff ang nagre-rent out dito. Tama. Unlike sa BGC sa Makati, may mga ano doon, kasi center yung Makati, andun lahat ng mga offices ng government, pati yung ibang mga banko. So may option doon ang mga nagpaparent out ng unit. So, hindi lang sila yung market nila, hindi lang ang pogo at saka casinos. But here in MOA, parang wala akong narinig na ibang business na nagre-rent out dito. Oo, wala. Kasi, syempre, mga Chinese yun. Sa China naman kasi, itong room na to, para sa kanila sa China, malaki na to. Kasi maliliit yung mga room sa China. So, parang makatira na sila sa mansion pagka ganito. Pag i-compare mo, so, tuwan-tuwa na sila sa ganitong size. Lalo na yung mga Chinese na from other province ng China. Ayan, so talagang mga employee lang dito yung mga nakatira dito sa SMDC project kasi maliliit yung cut nito. Pero pag mga boss, kunyari mga big time na mga boss, mga syempre hindi siya titira dito. Pupunta yan sa malalaking condo, mga 3-bedroom. Oo, sa 1322. Oo, 1322 sa Malate. Mga 4 bedroom, tapos manilabay pa yung facing. Oo, ganun. Mga boss yung mga ganun. At they are lucky ha, yung Sherry at Sea at saka Shore One, they are lucky na naabutan pa nila mataas yung rent.
unlike ngayon sa Shore 2. At nabili nila yung unit for CCL at saka Shore 1, mura lang. Non-VAT pa. So mura lang. Kasi sabi ko yung bank nila, parang ganun lang din yung return. Pero may ROI agad yun, return of investment. Unlike dun sa mga late na nag-invest, of course, malaki talaga yung ano nila. Yung inabono nila sa bank financing nila. But for CCL, sure ha, you're so lucky. Instead na mag-ano kayo, mag- agaw buhay kayo, kumaya kayo ng mga... Instead na mag-com, ano kayo, mag-complain kayo, tingin yung mga thankful pa kayo. Unlike nga sa ibang ano mga unit owner, mas mataas nila. Yung sa'yo, under EOP. Oo, yung EOP. Ano yun? Mahal. Early, ano yun? Occupancy program. Magkano na bili ni owner mo? Nasa 7.5. Magkano na rent out? 25. But, pero anong sabi ni owner mo? Okay na yan kaysa wala. Kasi buti pa kami nag-rent pa eh. Kaysa sa talagang total zero. Mm. Eh monthly niya 60,000 sa banko. O at least makakabawas na rin siya. Kasi yes, monthly association dues pa. O at least magana na lang. 40,000 na lang iakabon niya. Pero naging ano, okay naman si owner. Hindi siya nag-agaw buhay katulad ng mga kapitbahay natin dun sa ano. Oh, dato naman. Dato man po. Siguro yung Shell naman, konti na lang yung ano nila, konti na lang yung sa bank financing nila at magkano yung sa bank financing nila. For 3.1, I think umaabot yun ng 20-something lang yung monthly nila. Oo, 20. Meron akong client, 20, 21,000. Diba? Monthly. Kaya anong message mo dun sa mga nag-ano? Nag-ano? Alam mo na. Ah, sila. Yung mga nag-ano, nag-negative na... nagsasalita doon sa ano na mo parang tayo talaga yung inaano tao dito tayo doon tinitira talaga. Sorry for the word, sabi nung isa. Oo, sorry for the word, sabi nung isa, kasi yung isa din na babae si Angelina BB Queen, hindi ko siya kilala personally, tapos nag-comment siya, ay oo, si Katkat baklayan, nagparent yan dati sa akin. Alam ko naman, bakla ako. Very proud. Hindi mo na malaman. Alam na din nila. Ikaw, ano ba? Kanina ako, pumunta siya lang sa Olimare. Inisunukay siya ng Grab. Kurento niya. Tapos yung Grab daw, inikot-ikot siya. Tapos natatakot siya baka mamaya. May dala siyang pera kasi i-deposit mo sa banko. Sabi niya, na ano siya, baka mamaya sabihin sa kanya, Ma'am, baka imbis na sabihin na, oh, hold up to, ano tong rape daw to. Ay, sabi niya, nasabihin niya daw, rape daw to, sabi niya, rape to. Sabi na ng driver, rape to. Sabi niya, rape? Sabi niya, akala ko ba hold up? Sabi niya, bakit? Hindi, sasabihin niya. Baliktad, oo. Ay, iniisip niya daw sasabihin na, ano, ng driver sa kanya, hold up to. Kasi nga may dala siyang paper, pag ng pera. Tapos sabi niya, sabi ng, ano, ng driver, baka, bakit rape? Hindi pa pwedeng hold up muna. Sabi niya. Tapos na. Wala lang, bibigyan lang kita ng idea. Aarte ba? Aarte ba? Ayaw niya ma-hold up. Gusto niya ma-rape. Sira ulo ka talaga. Ang pinupoint natin doon sa, ano, sabi ko sa, doon sa mga unit owner na nag-ano sila, sabi ko, pare-pareho lang naman tayo ng ginagalawan. At sa real estate is very and small. Magkikita at magkikita tayo. Ang point ko naman doon, siguro kung meron tayong respeto sa bawat isa, hindi natin kailangan tirahin patalikod yung mga tao. Kasi it not really, ano, health us as a person. Kasi may pandemic pa, tas ganyan tayo mag-isip. Maybe we could, ano, we could think in a different way. Hindi yung negative sa ibang tao. Kasi hindi mo alam yung buong istorya, tapos nagsasalita ka ng against doon. Parang it's so, ano, waste of time that you're doing that. Do you think, parang lang kami, bigyan ka ng revolto for that. Di ba nonsense? Masya ka tuting mga kalalaking tao, no? Mm-mm. Sabihan pa nung isa, ano daw, sinong dalawang kulago na yan? Kulago? Oo, sabi nung isa, sabi ko, parang tatlo ata yung butas ng ilong mo. Sa akin dalawa lang, sulugi pa ako. Pare-pareho lang naman po tayo, we're the same. Actually, we're the same unit owner. So kung naapektuhan kayo, naapektuhan din kami since we also have the units. Oo, oh, correct. Kung magkano nabigay sa'yo, pareho lang po nung sa amin. So, to think like that, maybe it's non-brainer, right? Parang sabihan ng gano'n, it's not really helping for you as that person. So, in this middle of crisis, in this middle of pandemic, tapos ganyan pang iisipin nyo,
hindi yan yung ano, hindi makukure yung pandemic for that. At hindi tatas yung rent para diyan. Oo, negative plus negative equals negative square. Yes, kung ano ang gawin nyo nilang, i-ano nyo yung time nyo sa loved ones instead na mag-bash kayo ng kapitbahay. Oo. Diba? Sa isang community lang kayo. No? Yes, yes. At eventually si Dale gusto pumasok dun sa group chat. But sad to say, ayaw daw nila. Eh, kung gusto mo palang pag-usapan, tapos one-sided ka lang, of course, doon ang utak mo kasi ayaw mo marinig yung against sa'yo. Siyempre, hindi nila i-add yun. Mm-hmm. Siyempre, di ba? Kasi kung... Wala ba silang pupulutan? Masyado kayong DBC, ha? Gawin nyo yung, ano, yung oras nyo para sa ano, makabuluhang bagay, yung makakatulong kayo sa kapwa nyo. Kaya nga. Siguro ang pinagkaiba lang natin, may respeto kami. As a, ano, individual, pero yung kapitbahay medyo, I don't know kung nasasabi nila yan na hindi naman nila kilala yung tao personally, tapos mag-comment ka ng ganyan. But actually, thank you so much, at least naka, at least nakadagdag kayo sa watch hour. For, di ba? At for sure, manunod kayo ulit. Abangan ba yung ibang videos? Abangan nyo. So, ayun lang. Yes. And may question pala ako. Eventually kasi, most of the tenant, they are paying for just like 2 plus 3 or 2 plus 2. What if hindi na tumuloy magbayad after 2 months? What would be the scenario? Eh, di forfeited yung security deposit. Di ba may security deposit sila? Mm-mm. Di mo na ibabalik yung security deposit kasi nag-ano sila eh, nag-terminate sila ng contract, ng pre-termination. Kanino mapupunta yung security deposit? Eh, di kay owner. Sakin. How about yung mga bills? Yung mga bills, syempre dapat kausapin yung tenant na bayaran kasi pre-terminated. Pero normally, hindi sila nagbabayad when they move out. Na ano na yung parang pre-terminated na hindi sila nagbabayad, hindi na sinisettle yung bill. Eh, di bayaran dun sa security deposit. Oo, ganun ang mangyayari. Doon i-cover dyan sa security deposit. Pag talagang nag-escape na sila kasi minsan may nag-escape talaga, hindi nga namin alam nakakalabas. Siyempre, paano nakalabas yun? Eh, hindi nakita ng guard. Paano hindi nakita ng guard yun? Hindi na ng mga luggage. Hindi, kasi dito sa shore, walang move out. They don't care. Huh? Walang move out dito? Hindi, pwede ka mag-move out, pero pag nag-move out yung tenant, kahit may dalang luggage, they don't mind. Ah, ganun ba? Mm-mm. Sa shore, kailangan ng move out kung may dalang luggage. Sa shore, hindi. Ah, baka mamaya, maliit lang na luggage. Hindi papansin yun. Pero pag madami na. Yes. And saan tayo pupunta after? Sa MOA. Mamimili ka na? furnishing. Oh, bibigyan kita ng time para ano mag ano yung final statement mo doon sa mga nag ano hindi masyado honor student. Ayun, ganoon lang naman po 'yun eh. Free will niyo po 'yun kung gusto niyo i-grab or hindi yung rate niya 'yun. Nasa inyo po 'yun. Hindi naman po sinabi namin na 25,000 kunin niyo kaagad. So, nasa sa inyo po yun kung gusto nyo kunin or what. Kasi may mga client din naman ako na ayaw, okay lang sa kanila kasi mga rich kids sila. So, hindi nila kailangan ng pera, okay, hindi nila kailangan ng pambayad kasi fully paid na sila. Ganun. So, nasa sa inyo po yun kung anong gusto nyo gawin sa unit ninyo kasi kayo po yung owner. Kami po ay taga-silbi lamang. Hamak na ahente, agent, broker lamang. So, yan po. So, kami ginagawa lang namin kung anong gusto ninyo. Kung yung core instructions nyo, yun yung gagawin namin syempre. Hindi kami basta-basta biglang ganyan, mag-go na walang instructions. Pero ano yung statement mo doon naman sa, ano, doon naman sa nagsasalita ng mga negative about sa atin? Why do we ngayon, you know, negative down na vlog, like that? Anong negative down? Tapos yung tinitira tayo personally, ano yung masasabi mo? Wala naman negative doon eh. Inaano lang natin yung reality. Kasi baka mamaya, nasa fantasy ka pa nung nakaraan. Nasa reality na tayo ngayon, yes. Ng ano ng pandemic at saka nitong month na to. Wala na yung fantasy noon na, oy, bilang-bilang. Alam mo nga, ang hirap bilangin ng pera eh, pag konti. Ang hirap na hirap ako magbilang ng konting pera eh. Dati, ang dami kong binibilang. Ang bilis bilangan ng madami. Ngayon yung konti, napakahirap bilangin talaga. Parang sakit sa dibdib. At ano, i-inform lang sila, yung short to, di ba? Yung short tayo nag-furnish. Yung owner, abono pa sila. Pero ang ginagawa ko kasi, sabi ko, sir, sa next payment na lang, yung ilala, yung ano, yung kulang doon sa binayad ng tenant. Ganun din ako.
hindi ko muna siya charge dun sa furnishing. Kasi mm-hmm. gusto ko maparentahan muna yung... Alam mo kami rin, tumutulong din kami. As, hanggat kaya namin tumulong, itutulong namin yan, di ba? Ayun, so hindi ko na nga napaikot yung pera sa furnishing eh. Talagang pag kami mag-furnish, hingian ko na ng cash. Kasi wala na akong cash. Kasi sabi nila daw sa bara-bara lang talaga tayo magparent, wala na tayong ano kinalaman daw na mahal daw yung in-invest daw ni owner. Ano? Lahat naman mahal, di ba? Hindi lang naman sila nag-invest ng mahal. Kaya nga po, decision ni po yun kung gusto niyo or hindi. At ang investment naman so far, it's gonna, hindi naman yung araw-araw yung Pasko, it's gonna win or gonna lose. Mm-hmm. At the end of the day, you have the investment. Mm-hmm. Nasa inyo pa rin yung condo. Yes. Mm-hmm. Wala naman kukuha niyan, yung agent, wala naman kinilaman dyan after mag-move out yung tenant. Even the tenant itself, wala silang kinilaman sa unit after they move out, kay owner pa rin yung unit. Mm-hmm. So, ang point doon, kung ayaw ni owner rent out ng mas mababa, din wag. Mm-hmm. Din kung ayaw nyo din sa amin as an agent nyo ng unit, diwag. Kuha mo? Patingin mo yung isa. Yung ano, shout-out ka doon sa ano. Ay, hindi ko alam. Nadamay ako doon. Nabasa ko na lang. Nadamay ako doon. Kasi negative daw yung ano pinost mo na 50% ano daw off. Ano daw, SM? Ah, eh 50% naman talaga eh. From 55, di pa nga 50% eh. 55, 25. Bakit ayaw ba nila ng ano, ng reality? Oh, they wanted us to, ano, to make a vlog na yung mga kanon, yung makatotohanan na parang despite of pandemic, the rental rate still remain. Ah, despite of pandemic, 60,000 na ang rent. Ganyan? Hindi. Actually, ang point doon ngayon, marami na to turn over ng shore too. Mm-hmm. Then, walang flight. Yun nga. Paano mo i-absorb ang tenant dan dyan? Diba, kung marami ang units na i-turn over ni SMDC, kung walang tenant, paano? Eh di tenga siya. Matitenga talaga siya. Nang ganun. Alam ka naman bayaran ng tenant yung isang unit ng 50, tapos 24 yung bakante. Correct. At mag-turn over pa yung S-residences. Oo, S-residences. Hintayin nyo yan dyan. Imagine kung walang tenant na dumating, ano mangyayari sa mga units? Tenga. Diba? For now, alam nyo, aware naman kayo na walang flight. And mostly ng tenant, they move out. If you can check to the admin, is marami talang nag-move out, you can go there and check. If you want to go in immigration, just to check kung marami talang Chinese national na lumalaya sa Pilipinas, you can go there. At least meron kayo ng FACT. F-A-C-T. Yung kayong katunahan. Ay, yung FACT. May tiyan sa dulo, di ko ma-pronounce. Hindi kasi at least may base sila, may basis sila. Kasi if you're just doing ano, if you're just saying against na ano, wala ka namang pruweba, mukha kang tanga, very proud ka pa. Proud ka pa. At saka alam niyo po sa Tower 2, ipapasalamat nga sila may kumuha na sa Tower 2 dahil kami ang nagpasimuno ng pagkuha sa Tower 2 dahil ayaw kunin yung dati kasi walang sky cable. So kami, nagkaisa kami, kunyari, 8 unit, pinahantay namin sa sky cable para magkaroon ng signal doon. O ngayon, meron na. Yes. Kaya yung mga taga-tower to, may ano na kayo signal na kayo sa ano, internet dahil sa amin. Hindi ka naman galit dyan. Ini-inform ko lang. Oo, oh, kasi ang inisip kasi nila, we're just doing this thing, ano lang, parang wala sa atin. Mm-hmm. Tumatawag na tayo yung jowa mo. Hindi, yung anak ko to eh. Tumatawag sa akin. So, ano na tayo, sa next vlog nilang tayo mag-ano? We're going to MOA. We tour you around. Bye bye. Sa mga nagbabash, love you. God bless. God bless po. Bye bye. Ano yung puwing natin? Ito, pasta.
Hindi pa nga. Di ba hindi artista lang ako? Ano to? This one? Serpentine, shrimp, tas beef, tas may pasta. Tapos kanin? Yeah. And this one? To, marinara. With ano, with green mango shake. Ay, hindi yan green mango shake pala. Paano, pa-yellow.